you should be doing your job. Kaya nga tayo may Republic Act 11650. Ang Department of Education ang gagawa ng roadmap kung saan natin, kung saan dapat may ILRC. And I hope you take seriously what an ILRC is. Hindi po siya regular na SPED school. Kasi yung SPED school po natin, before, ang pagkaalam po dyan, DepEd talaga ang in charge. But if you will read 11650, hindi lang po DepEd ang in charge ng ILRCs. Kasama po dyan ang Department of Health. So have you coordinated with the Department of Health? Yes. Diba nandun sa batasyon? So kasama ang DOH sa pag-identify ng 16 na ito? Ma'am Erlinda? Actually, it's just the DepEd who... Oh. So you're not following the law. So itong 16 na na-convert po ninyo, meron na po dyan, magkakaroon na po dyan ng DOH personnel rin. Is that correct? Because that is what is required under that law. Kasi yes, kung maalala po ninyo, ang inclusive education law na ito, ang sinasabi natin, from childbirth, kailangan mamonitor lahat ng childbirth, di ba? Yung mga learners with disabilities na pwede naman natin matulungan agad, assuming po yung disability would be hearing aid ang kailangan, dapat mabigay na po yan either ng national government o ng local government para makapasok na po sila dun sa regular schooling po. Yung may iwan sa ILRC, ito po yung mga hindi po natin malagay po malagay sa regular schools po ng DepEd natin. Yun yung punto po ng batas na ito. Asik Bringas, do you have the implementing rules for this particular measure? I'm not aware of the implementing rules. Actually, it's already on the second draft. And so wala pang implementing rules. That is why the DepEd is doing its initiatives to implement the law even without the approved IRR. But we are doing our best to finish the IRR this year.